Hi, cómo se va. Kamusta na? Di ba iba pag nag-ana nag-vlog? Kami, hi! What's up, guys? Hindi siya akin bagay, di ba? Oh, kasi matanda na ako. Kaya, kamusta na lang sa inyo lahat? Anong mga ginawa ninyo? Nanay ko, anong mga ginawa nanay ko? Nanay ko na nanonood. Nasa nanay ko. Sino ba mga nanonood? Konti lang tayo. Pero okay lang yun. Ipo-post ko to kahit konti lang tayo yung nanonood. Kasi ginagawa ko to. Gaya ng sinabi ko dati, ginagawa ko to. Para kay Almighty Father, kay Jesus at sa Holy Spirit, para i-share ko ang kabutihan nila sa akin. Datang ng mga last week. Last week ko ba? Na-meet ko yung ano, yung dati kong classmate nung college. Di ba, sabi ko sa inyo, tapos ako ng ano, ng BS Math with Comsci. Ayun, na-meet ko siya, okay? Marami nami-meet ko sila, pero hindi sila sabay-sabay. Di ba, ano lang kami, graduate nun, di ba, 16 lang kami. Sabi ko nun sa inyo dati, di ba, 16 lang kami graduate, tapos halos lahat doon. Summa cum laude, magna cum laude, cum laude, halos lahat. Di ano kami, 16 kami graduate, pero yung mga magkakasama lagi, is tatlong group kami. So ako, kasama ako doon sa group na na-meet ko nung last week. Yung pinakamatalino doon sa kasama ko nung college. Ano lang ba kami? Lima kami eh. Lima kami nung college na magkakasama lagi. Tapos yung iba, may ibang grupo naman. Tapos yung isa naming kaklase rin, nag-stop kasi siya kasi naging business na siya. So, dapat anim kami. So, nag-stop siya. So, naging lima na lang kami. Yung pinakamatalino sa amin doon, siya yung ano, yung leader namin sa mga project. Matalino. Kasi ano, valedictorian siya, ganon. Tapos yung thesis namin, di ba? Yung core ng thesis. Kasi hindi pa uso na yung ano, yung ano nga ba yun? Yung kung ano yung nasa computer ng isa, makikita mo rin sa computer mo, gano'n. O, yun ang thesis namin ng babaw, di ba? Kasi mga bago pa lang noon, wala pa yun. Yung internet na hindi pa masyado. Pero ano lang yun, mga 5 years ago lang yata. Matapos yung kape ko. Yung internet na hindi pa masyado, kaya ano, ganun lang yung thesis namin. Ay, wala akong alam, nakikisali lang ako kunyari, nag-contribute ako para makasama naman yung name ko. So, makasama yung name ko sa thesis, wala akong alam. Ba't kasi yung course na kinuha ko, marunong sa math. Puro logic ang pinapairal doon. Ang trabaho na ngayon ng ano ko, nung dati kong classmate, sana siya sa software siya. So dapat sa software talaga kami, no, yung course namin. Kasi nga, BS Math with Comsci. Tapos, dahil nga sa BS Math, so sa financial institution siya nagtatrabaho. Software, tapos ang department niya, financial institution, international, worldwide, yung financial institution na pinagtatrabaho niya. Actually, lahat ng mga, halos lahat, no? Mga siguro mga 80% ng mga naging classmate ko ng college nasa financial institution, nagtatrabaho. Either banko or kaya sa mga investment company, nagtatrabaho sila. Yung classmate na na-meet ko, ano siya, dahil nga sa pinakamatalino siya, no? So, pag tatawagin kami kasi ng graduation. Kasi yung mga name namin, pare-pareho kami ng ano, first letter ng surname kasi alphabetical. So, sino ba unang tinawag? Siya yata ang tinawag. Siya yata ang unang tinawag. So, Joy. Ganyan, Joy. Summa cum laude. Oh, palakpang, summa cum laude. Oh, tapos yung pangalawa rin matalino siya.
Susan, oh, manya cum laude. Uy, palakpak, manya cum laude naman. Ah, si Grace, tandaan niya. Hindi tandaan si Grace. Grace! Oh, talino rin yun. Cum laude. Ayan. Tapos yung isa naman, si Ready. Ready name yan. Ah. Cum laude. Oh, ako, hindi tinamag. Iska! De nga, nakapasaba yan. De, totoo, parang ganun. Ako lang yan. Ako lang ang walang ano, title. Buti nakapasa. Hindi po maniwala. Paano nakapasa? Paano? Actually, hanggang ngayon, hindi pa lang maniwala. Ba't paano mo ako nakapasa dito? Wala diba ako dito? Ano bang ano ko doon? Wala. Puro na naman ako ano doon? Nag-contribute? Ano bang... Kasi Joy, lahat yung mga nag-iisip ng mga project namin, o... Oh. Tapos magdo-donate na lang. Ah, do-donate ko. Contribute na lang para kasama ko. Nakapasa. Kaya malaki nga natulong sa akin yung suma cum laude na. Ayun. Tapos yung, di ba nga yung, iba pang nasa group na mga kaklase ko ng college. Ano rin sila, yung mataas din yung bangko na pinagtatrabaho nila ngayon. Dito naman sa Philippines. So, mataas ang pwesto nila, no? So, natutuwa ako, mataas ang pwesto nila sa mga pinagtatrabaho nila. Successful lahat yung ano sila, yung career nila, magaganda. And natutuwa ako para sa kanila. At, syempre, ako din, saan ba ako nagtatrabaho? Institution din, no? Kanino ako nagtatrabaho? Sino ang boss ko? Si Almighty Father, ang boss ko. Sa kanya ako nagtitiwala. So since sila, no, yung project nila, I mean yung business na pinatrabaho nila is mag-invest ka, ganon, or mag-iipon ka sa bank, no? Ako naman, ang i-share ko sa inyo, mag-iipon tayo sa langit. Yun naman ang i-share ko sa inyo. Kasi pag mag-iipon tayo sa langit, walang talo, hindi nagsasara yun. Yung pera, di ba, nagkakaroon ng ano, inflation, gano'n, yung maraming mga pagbabago sa society. Hindi tayo sure. Maraming mga changes. Alam nyo yun, di ba? Maraming changes. Minsan na, bigla na lang nagsasara ang isang company, bigla na lang bumababa yung benta, inflation, gano'n, or kung anong nangyayari sa isang country, may gulo. So, or kaya, no, yung may-ari ng company, minsan, dikit ka sa may-ari ng company, akala mo, sigurado na ako dito, dikit na ako sa may-ari ng company. Kahit awayin nila ako, basta dikit ako sa may-ari ng company. Pero, hindi mo alam, yung may-ari ng company na yon, nanghihina rin yun. Ha? Nakakasakit din yun, nawawala rin yun. Kinukuha rin yun ni Almighty Father. So, sino mga pagkakatiwalaan natin? Sino ang subok, matibay, stable, faithful, maawain, mapagmahal? Si Almighty Father, tsaka si Jesus. I-invest natin ang buhay natin kay Almighty Father. Ibigay natin lahat. Pag sa bangko tayo nag-i-invest, no? Pwede tayong lalago ang pera mo. Minsan, hindi ka sure na bababa, ano? Pero pag kay Almighty Father tayo nag-i-invest, ibinibigay natin yung tiwala natin sa kanya. Fully. Hindi niya siya papahiya yung sarili niya. Hindi papahiya ni Almighty Father yung sarili niya. Dahil Diyos siya. At kaya niya tayong dalhin. Kahit lahat tayo. Kaya ni Almighty Father ibigay lahat ng gusto natin. Pero yung mga gusto natin na para sa ikabubuti natin at sa ikabubuti din ng mga kapatid natin. Hindi yung pagiging selfishness, ay God, ako lang ang bigyan mo ng ganito. Hindi.
Hindi ganun si Almighty God. Sa kanya tayo mag-invest. Kasi minsan may mga nag-aalok sa akin, oh, mag-invest ka sa ganyan. Ay, na-scam ako. Ganun. Dito kay Almighty Father, walang lokohan dito. Lahat totoo to. Subok na, simula pa noon. Ilang years na, I mean, ilang decades or ilang ano na. Napakatagal na, di ba? Mga 4,000 years ago pa, 5,000 years ago pa, hindi nagbabago si Almighty Father ang pagmamahal niya sa atin. At hindi lang yung financial ang kaya niyang ibigay. Peace of mind, joy, at saka yung everlasting life, at saka mag-reign tayo with Jesus in heaven. Yun ang kaya ibigay ni Almighty Father. Ipagpapalit mo ba? Yung kaya yung ibigay ni Almighty Father sa nakikita mo sa mundong ito? Maikli lang ang buhay natin sa mundong ito. Kaya, mag-invest tayo, ibibigay natin ang buhay natin kay Almighty Father, isusurrender natin lahat. Paano ba ang pag-surrender ng buong buhay natin, buong puso natin sa Kanya? Yung will natin, yung gusto natin sa buhay, ibibigay natin sa Kanya. Hahayaan natin si Almighty Father ang magkocontrol ng buhay natin na Almighty Father, lahat i-consult natin kay Almighty Father. Almighty Father, tama ba to? Kung tama ba to, Lord, kayo ang masunod sa buhay ko. Ang pag-surrender ko kay Almighty Father ng buhay natin, akala hindi madali. Hindi madali. Di ba nga, inuulit ko, no? Mas mabuti pa na, mas easier pa sa camel, ba, pumasok sa eye of a needle than a rich man to enter a kingdom of God, the kingdom of God. Yung i-focus natin, yung eyes natin, yung heart natin, at yung mind natin, kay Almighty Father, at hindi sa kung ano ang nakikita natin dito sa earth. Kasi itong earth na to, nasisira to, masisira to, sisirain to. Dahil ang nagre-reign sa earth na to ay kasamaan. Ang bahay ni Almighty Father, nasa langit, doon niya tayo dadalhin. At huwag kayong matatakot pag sinasabi kong sa langit. Ang dadalhin tayo ni Almighty Father. Dahil yun naman talaga ang plano ni Almighty Father, simula't simula pa. Simula pa pati mga ninuno natin. Di ba nga, si Paul, ang sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Pag nabuhay si Paul, sabi niya, kay Kristo ko. Pero pag namatay daw siya, mas nakaka-gain pa siya, sabi ni Paul. Kasi nga, dun sa langit, hindi tayo kailangan maghirap. Lahat nakasalalay kay Almighty Father. Iingatan niya tayo. Mamahali niya tayo. Dito sa lupa, mahal din niya tayo. Okay? Mahal din niya tayo, pero may mga trials and temptations dito. Merong mga testing, tinetest tayo para naging karapat dapat tayo tumira sa langit. May mga na-experience tayo, di ba? Araw-araw, mga tao na na-experience natin na nasasaktan tayo, na nagagalit tayo. Nakatingin lahat si Almighty Father sa gawa natin. Gaya ko, no? Example ko yung sarili ko kasi hindi ko alam ang sa inyo. Baka sabihin nyo laging sarili ko yung example ko. Ayoko naman i-chismis yung ibang tao. Sarili ko na lang gusto ko i-chismis. Para at least totoo, ako na nagsasabi sa inyo. Nagkasala ako kay Almighty Father. Kasi actually may problema talaga ako sa authority. Sa mga authorities, may problema ako. Simula pa sa pagkabata, may problema na ako sa mga authorities na bakit? May mga ganun ako eh. May mga hangkat hindi ko nakikita yung relevance or importance ng ganong
authority or hindi ko nakikita sa kanya kung dapat ba siya yan. Hindi ko, yeah, ano eh, or kung may bearing ba yung ganung ganung patakaran, hindi ko i-recognize hanggat hindi ko nakikita yung importance. Kaya, yun ang problema ko sa buhay ko. Yun ang inaamin ko, no? Na may ano ako doon, may weakness ako doon. Kaya nga, di ba sa mga kalye, pag may, ano, nahuli ako ng traffic enforcer, sabi ko dati sa traffic enforcer, sige, kulong nyo na ako. Ay, tapon yung papi. Sabi ko sa traffic enforcer, sige, kulong nyo na ako. Takot yung traffic enforcer, lumapit doon sa bus niya. Ipapakulong na yung babae, pagkulong naman natin. Tapos yung kasama ko, takot na takot. Pero, napapag-usapan naman, pero natuto na ako, no, sa mga traffic enforcer, natuto na ako, no, na makisama, natuto na rin akong sumunod sa mga, ano nila, patakaran. And ang next na, pinag-aaralan ko, tumatapon, mudo ko sa tumatawa. Ang next na pinag-aaralan ko is matutong sumunod naman dito sa mga, ano, yung kasi sa nakaaway ko yung security guard dito sa amin kasi ayaw kong papasukin kasi wala nga akong ano, di ba, wala akong sticker sa sasakyan, pero nakikita naman niya ako lagi, so meron akong ano, gate pass. Okay, may gate pass ako na paglalabas ka dapat ibabalik mo, pagpapasok ka kukuha mo, pero ang ginagawa ko, hindi ko na binabalik yung gate pass, tapos may ID ako na iwan sa kanya. May iniwan akong national ID, okay? National ID pa yun. National bookstore ID. Kala niyo national ID. National bookstore ID, yung pag may mga ano, pag may mga points, iniwan. Di ba ang kulit ko? Oh, ganun ako kakulit, no, matigas ang ulo ko. So, tuwing lalabas ako, hindi ko na binabalik yung ID, yung ano, yung gate pass na yon. Kasi pabalik naman ako, ha. Oh, inaaway. Pabalik ako. Ba't ako ibabalik to? So, ano ako, nagmamadali ako. Pag ano, pagpapasok naman ako, ipapakita ko, oh, ito na yung gate pass ko. Dapat binabalik yun. Oh, nga, paano ba yan? Ibabalik ko ba to? Akin na yung ID ko, ano? Kasi pumasok na kayo. So, hindi ko na binabalik. Nung may time na, ano, talagang hindi na ako pinayagan ng guard. Hindi, ibalik nyo yan, ibalik nyo yan. Eh, nakipag-aaway ako. No? Sabi ko, ayoko, hindi ako lababa dito, ayoko bigay. Eh, tinoyo ako. Hinagis ko yung gate pass na masama ang ginawa ko. Hinagis ko siya. Inaamin ko, naghingi ako ng sorry kay Almighty Father. No? Hingi ako ng tawad. Inaano ko sa inyo, kinoconfess ko sa inyo kung ano ang ginawa ko, okay? Hinagis ko yung gate pass, tumama sa ano, sa damuhan na hindi na makita ng guard. Tapos may nakita akong harang dito, harang sa, kasi nakaharang na ako sa mga lalabas eh. Hindi na makalabas yung mga lalabas kasi nakaharang ako. So ang ginawa ng guard, pinadaan ng guard yung mga palabas dun sa pangapapasok na way. Kasi nga wala namang dumadaan. So dun nga pinadaan yung mga lalabas. Ngayon ako nandun pa rin ako sa ano ko, sa pwesto ko. Ayaw niyang tanggalin yung harang, yung bar ng na bakal. Tapos yung likod ko, sabi niya dun ng guard sa likod ko, huwag kang alas dyan para hindi ako makalagpas. Ngayon, so nakita kong bukas yung ano, yung papasok na mga na gate, di ba? Eh may harang na plastic na makapal. So, ang ginawa ko, naisip ko, mukhang medyo magaan kaya itong plastic na to. Binuksan ko ng dahan-dahan yung pinto ko. Pagbukas ng dahan, uy, magaan yung pinto. magaan yung plastic. Natulak ng pinto ko, pwede ako. Tapos, may padaan pa. So, inusod ko ng konti. Kaya try ko lang na para makalabas ako. No? Inusod ko ng konti. Tapos, may papasok. Di hinayaan pumasok. Tapos, pero bumaba ako. Sabi nung guard, ayun, no, binibidyohan na kayo. Sabi ko, binibidyohan mo ako. O, sige, tumuka ako. Hindi ako natatakot. Tumuka ako. Antapan ko, di ba? Oh, imagine, nag-share ako ng word of God. Sinishare ko sa inyong buhay ko na ano. Tapos,
nakikipag-away ako. So, na masama yun, nakakahiya kay Almighty Father dahil dala ko yung pangalan niya, ganun ang ginawa ko. So, kinoconfess ko sa inyo ngayon, ganun ang ginawa ko, na masama yun. So, sabi ko, sige, kunan mo ako. Pero hindi ako nagsasalita ng mga foul language. Sige, kunan mo ako. Videoan mo ako. Bakit? Ha? Pero pag binidyohan ka, tapos pinost ka sa kung social media or screenshot social media, pwede mong i-demanda yun. Bawal yun. Kaya medyo malakas yung love ko. So, bawal yun, ha? Yung mga conversation sa messenger, screenshot mo, tapos ipadala mo sa ibang tao, ipakalat mo. Pwede kang magdemanda sa nag-screenshot nun dahil private yun eh, private conversation yun, tapos ba't po i-screenshot sa ibang mga tao, i-screenshot si papadalo sa ibang tao, pwede kang magdemanda, no? Nasa yun, data privacy, check yun na lang. Kahit yung video na kinuha tapos ipapakalat mo, pwede ka rin magdemanda nun, ha? Alam nyo na yun, ha? Balik naman tayo doon sa inaway ko. Sige, videoan mo. Tapos yung isang guard naman, ngingiti-ngiti lang siya. So, hindi ko kayo binibidyoan, okay? So, pumasok na ako ng sasakyan. Tapos, pagkapasok ko ng sasakyan, ayaw talaga akong palabasin, no? So, di ba inusod ko yung harang na plastic? Yung plastic na makapal, na ganyan kakapal na mahabang gano'n, yung parang sa mga traffic. Nung inusod ko siya, uy, magaan naman pala to. So, inano ko siya, anong tawag doon? Inabanti ko yung sasakyan ko. Kinaladgad ko yung yung plastic para makalabas ako ng gate. Doon ako dumaan sa papasok na gate na palalabas, nalalabas ako. Kasi yung plastic na nakaharang doon, magaan lang pala. So, ako kinaladgad ko yung plastic. Tapos, nung makalabas na ako, sabi ng guard, uy, abulin nyo yun. Abulin daw ako. Oh. Gusto ko sana magpahabol, hihinto ako, tapos pagtatakbo siya, aandar ulit ako, tapos hihinto ulit ako, pag hindi niya ako maabot, tapos aandar ulit ako, ganun. Diba? Masalbahe ang utak ko, no? Parang, hindi ko alam, immature ba ako, or gusto ko lang mangasar. No, salbahe ako. Humingi ako ng tawad kay Almighty Father kasi nakakahiya yung ginawa ko. So, nung pagka-uwi ko, siyempre nakabalik na ako, hindi siya yung guard. Tapos, kinabukasan lalabas ulit ako. So, yung lalabas ako, siya yung guard. Siya yung guard, yung nakasagutan ko. Pero alam ko baka siya yun. So, bumili ako ng pagkain. Sabi ko, sir, sorry na. Tapos sabi niya, hindi, nakmakain naman kami. Naawa ako kasi inaway ko siya. Sorry na, sir. Tanggapin mo na itong tinapay. Hindi ko tatanggapin yan. Kumakain naman kami, pagkain naman kami. Sir, pag hindi mo tinanggap to, hindi tayo bate. Ganon. Hindi tayo bate. Ibig sabihin, galit ka sa akin, hindi tayo bate. Tanggapin mo to, pag hindi mo to tinanggap, hindi tayo bate. O, ito na, oh. O, yun, bati na kami. Nagsorry ako sa kanya. Nakakaya, di ba? O yan, pinakwento ko sa inyo. Weakness ko yun. Ngayon, napapakabait na ako. Natuto naman ako. Hindi pa ba ako matututo noon? Nangaaway ako ng tao. Kasi hindi ko nakita yung... may reason ako kung ba't ganun ginawa ko. Kasi hindi ko nakikita yung effectivity nung ganung patakaran. Nung ganung hindi ko nakita yung effectivity eh, kasi may something, pero hindi ko nakikwento. Hindi ko nakikita na effective yun na security ng village namin, kaya ganun ako. Pero kahit hindi mo nakikita yung effectivity, sabi sa Bible, huwag tayong opinionated at live peaceably with men. Maging peaceful tayo dahil Christian tayo. Kahit hindi mo nakikita yung importance, dapat gagawin mo yung sa ikakakaroon ng peaceful na pakikipagsama sa tao. So, natuto naman ako doon, pinaalala sa akin ni Almighty Father yung
Yun, kaya nakakahiya yung ginawa ko. Hindi ako proud sa ginawa ko. Kaya inaamin ko sa inyo yung kasalanan ko na yun. Okay. Kaya ang sinasabi ko sa inyo is si Almighty Father, lahat yung pag-Christian ka na, hindi naman Christian ka na, hindi ka na magkakasala. Magkakasala pa rin tayo kasi nandito tayo sa mundo. Tao tayo, gawa tayo sa flesh, no? Nandito tayo. Pero dapat meron tayong self-control. Hindi ko nagkaroon ng self-control yung time na yun. Nagkamali ako, inaamin ko. At nagpapakumbaba ako, nagsusorry ako. The Almighty Father, nagsorry rin ako dun sa guard. Pag nagsusorry tayo kay Almighty Father, pinapatawad niya tayo. Okay? Kasi alam niya tayo, makasalanan tayo. Alam niya tayong mahina tayo. Pero dapat tayong hihingi ng tawad sa kanya at doon sa taong nasaktan natin. Kasi parang feeling nung guard, parang minaliit ko siya. Hindi ko siya minaliit, kundi ang tingin ko doon kasi doon sa policy na yun is walang, hindi effective. Pero kahit sa tingin ko na hindi effective yung policy na yun, dapat sundin ko. Hindi ako dapat maging opinionated, yung maraming mga ano, mga nakatanong na hindi naman sa ikakaganda ng ano, ganun. So mali ako doon. Kaya bago ako mag-share, sinabi ko sa inyo yung kasalanan ko, okay? To come clean. To those who will watch this video. Sino ba nanay ko? Sino ba tayo nanonood? Okay lang yun. Kasi pag magkakasala ka na, lagi nyo mo naiisip si Almighty Father. Laging, pag kasing Christian na tayo, pag naniniwala tayo sa Kanya, binigyan natin ng buhay sa Kanya, lagi natin siya yung maiisip yung mga kasalanan. Ay, naku, may kasalanan ako, ayoko na. Pag ganon. Kasi pag hindi ka ganon na, hindi mo naiisip yung kasalanan mo, hindi ka Kristiyano. Hindi ka sumusunod kay Almighty Father. Yung investment mo, hindi mo inaalagaan. Yung investment mo na pag-surrender natin ang buhay natin kay Almighty Father, hindi natin na fully binigay sa Kanya, kundi may itinira pa tayo para sa atin. Yung pride natin, itinira pa natin, ganun. So, pati yung pride natin, ibibigay natin kay Almighty Father. Puro pagpapakumbaba. Gagayahin natin si Jesus, yung pagpapakumbaba ni Jesus. Diba si Jesus, nung inaaway siya ng mga Pharisees, isang sagot lang niya, pero hindi siya sumasagot ng pakikipag-away, maayos lagi ang sagot niya. Ganun ang gagayahin natin si Jesus, siya ang ating pattern sa buhay. Kaya nga, diba siya bumaba dito sa lupa? Para patayin ng tao, para makita natin yung pattern kung paano ang gagawin natin para maligtas. At ganoon ang gawa ni Jesus Christ. Ganoon din ang gagawin natin. Yung mga dreams natin, isusurrender natin lahat. Hindi tayo matatalo, alam niyo ba yun? Kasi mas malaki pa doon sa mga dreams natin ang kayang ibigay ni Almighty Father. Magtitiwala tayo sa Kanya. Magkakaroon tayo ng faith sa Kanya. Kasi kung wala tayong faith sa Kanya, hindi tayo maniligtas. Kasi yung faith ang nakakapagligtas. Ang tutulong na makapagliligtas sa atin, faith natin kay Jesus Christ, kay Almighty Father, at sa Holy Spirit. Isishare ko na sa inyo yung Romans chapter 9. 30 minutes yung small talk na. Small talk ba natin tawag doon? Small talk ba yun? Hindi rin ako sige marunong sa small talk. Iba kasi yung personality ko. Ba't ba ako ganito? Ngayon ko lang natututunan yung sarili ko. Ngayon ko lang nakikilala yung sarili ko. Ngayon pang
ano na ako, 30 years old na ako. Hindi, matanda na ako. Ngayon ko na nakikilala yung sarili ko. Kaya dapat kilalanin din natin yung sarili natin. Importante natin kilalanin natin yung sarili natin para alam natin kung paano tayo mag-invest kay Almighty Father. Okay? Bakit ko sinasabing invest? Bakit? Di ba nagkwento si Jesus Christ dito sa Matthew, Mark, Luke dyan? Pwede pakihanap na lang. Di ba sabi ni Jesus, kung magtatayo ka ng bahay, i-check mo muna kung ano yung costing. Okay? Magkano ba ang ibibigay mo para makapagpatayo ka ng bahay? Di ba nakalagay sa Bible? Asan na ba yun? Sinabi ni Jesus yun na kung magpapatayo ka ng bahay, i-check mo yung costing. Kasi pag hindi mo natapos yung bahay, nakakahiya sa mga tao, pagtatawanan ka. Ganon din yung tayo as followers of Christ. Tingnan natin yung costing. Kaya ba natin na sumunod sa Kanya? Dahil pag hindi natin natapos yung race or yung itong test natin kay Jesus, mapapahiya tayo sa tao. Si Jesus, mapapahiya si Jesus. Kaya i-check natin yung costing. Ano ang kaya mong ibigay? Ganun si Jesus. Bilangin mo muna ha, kung anong costing para makapagpatayo ka ng bahay. Bilangin natin ang costing kung ano ang kaya mong ibigay para sumunod ka kay Jesus. Ano bang costing? Kaya mo bang ibigay lahat ng buhay mo? Yun ang cost. Yun ang kabayaran para sumunod kay Jesus. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa Kanya? Kaya ba? Everything. Lahat. Mind, body, soul. Attitude, character. Lahat, lahat. Yun ang cost. Kaya ba natin ibigay lahat? Kasi si Jesus Christ, ibinigay niya lahat. Si Almighty Father, ibinigay niya lahat. Kahit anak niya, hindi niya ipinagkait. Tayo, ano ba ang kaya nating ibigay? Wala tayong karapat-dapat na maibigay kay Almighty Father dahil lahat kanya naman eh. Sasabihin niyo, hindi, nagpagwa ako ng ganito, ibinigay ko sa kanya, kay Almighty Father. Pagwa ako ng simbahan, para sa kanya to. Ibibigay mo yung simbahan kay Almighty Father na pinagawa mo? Paano mo masasabi, ikaw nagbigay ng simbahan na yun? Kayo galing ang pera na yun, yung resources na yun, kay Almighty Father pa rin yun. So, binigay ka ba? Wala kang binigay dahil kanya talaga lahat yun. Naiintindihan nyo? Kahit ang buhay natin kanya, ngayon yung will ngayon naman natin, ibibigyan sa kanya yung will natin na maglingkod sa kanya, na yung will natin, lahat ng will natin, isusurrender natin. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat para sa ikabubuti natin. Kasi minsan may hinuhold back pa tayo. Dahil pag kay Almighty Father, hindi natin kasi nakikita, di ba? Yung blessing na ibibigay niya sa atin, hindi natin nakikita eh. Pero yung nakikita natin, yung nandiyan na eh, di ba? Yung nasa harap na natin, ito na yung nakikita kong pera, ito na yung nakikita kong magagandang sasakyan. Nawawala tayo ngayon sa focus. Okay? Nandito na, magiging swapang na ako. Nagiging swapang ang mga tao. Nawawala tayo sa focus. Kaya ba nating i-surrender yung pagiging swapang natin na hindi tayo magiging swapang? Eh, baka sabihin nyo, hindi, kasi pag hindi ko nag-swapang, baka wala na ako, mabusan ako. Sasabihin nyo. Si Almighty Father, hindi siya naubusan. Kasi sa Kanya lahat galing eh. Siya magsusupply lahat ng pangangailangan natin.
ano lang ang gagawin natin? Magtitiwala sa kanya. Sasabihin niyo, hindi, nakikita ko yung mga follower ni Christ, hindi mayayaman, di ba? Hindi mayayaman ng mga follower ni Christ. Gusto ko maging mayaman, sasabihin niyo. Gusto ko sumikat, yun ang gusto ninyo. Gusto ko maganda ang bahay ko, gusto ko maganda ang kotse ko, yun ang gusto ninyo, di ba? Karamihan sa atin, yun ang gusto. Yung mga bagay na yun, nasisira yun. Ninanakaw, di ba? Nakalagay sa Bible, sabi ni Jesus. Ninanakaw, nasisira, nabubulok. Pero yung promise sa atin ni Almighty Father, hindi nasisira, hindi nananakaw. Magtitiwala tayo sa Kanya. Put our faith in Him. Kasi faithful siya sa atin. Nagtitiwala siya sa atin. Kahit hindi tayo katiwa-tiwala, tinong may itsura ko, katiwa-tiwala ba yung itsura ko? Kahit hindi katiwa-tiwala yung itsura ko, pinagtitiwalaan ako, the Almighty Father. Kahit kayo rin, pag katiwa-tiwala ba yung itsura ninyo? Makasalanan ako, pero pinagtitiwalaan pa rin ako. Nagtitiwala si Almighty Father sa akin. Ano siya, yung patience siya, nag-aantay siya na maging mabago ako, na yung ugali ko mababago. Naniniwala siya na in the future, mababago ako. Mababago yung mga pangit na bagay sa akin, mawawala. Naniniwala si Almighty Father dun. Kaya magtitiwala rin tayo sa Kanya. Kasi alam ko, may minabago na sa akin. Paunti-unti, alam ko may nabago na. Natira yung ano, yung nang-away ako ng guard. No? Yung kasi hindi ko nakikita. Pero, inaano ko, magkaroon na self-control. Hindi ako mayabang. Hindi ako mayabang. Ang ipinagyayabang ko, si Jesus Christ, si Almighty Father, ang Holy Spirit, sila ang pinagyayabang ko. Dahil kung ako lang sa sarili ko, wala akong ipagyayabang. Sino ba ako? Wala akong ipagyayabang. Wala akong may pagyayabang. Wala talaga. Ang ipinagyayabang ko si Jesus Christ, si Almighty Father, the Holy Spirit. Kaya sila ang ipinagyayabang ko. Kasi subok na sila. Subok ko na sila. Hindi ako mag-share sa inyo na iniinganyo ko kayo, na magtiwala kay Almighty Father hanggat hindi ko subok. Kasi nasubukan ko na sila. Hindi nila ako iniwan. Kayo rin hindi nila kayo iiwan. Kung anong problema ninyo, hindi rin niya kayo iiwan. Kung mahal ako ni Almighty Father, kayo rin mahal din niya. Kung iniingatan ako ni Almighty Father, kayo rin iingatan niya. Alam niyo ba na hirap akong magbenta ng bagay na hindi ako naniniwala? Kasi ganun ako eh. Isang example nun is yung, di ba nag-call center ako? Pinagbibenta kami ng cellphone. Hindi ako naniniwala kasi dun sa cellphone na kasi papalitan yung plan ng tao, tapos tataas yung bill niya. Eh, hindi naman niya kailangan yung bagong cellphone. Eh, kailangan makabenta ng cellphone. Hirap na hirap ako kasi kailangan ko i-convince yung sarili ko na kailangan niya ng cellphone. Kailangan hanapin ko yung importance kung bakit kailangan niyang magkaroon ng bagong cellphone. Kaya ang ginagawa ko na lang, imbis na bentahan ko siya ng cellphone, binibigyan ko na lang siya ng bagong kontrata na mas maganda sa dati niyang kontrata. Kasi doon ako naniniwala, doon sa bago kong binibenta. Pero yung pag nagbibenta ako ng bagay na parang, ay, hindi niya kailangan to, ba't ko bibenta to? Hindi ko, hindi ako naniniwala, okay? Kahit yung mga bagay na, alimbawa, kahit hindi, yung mga bagay na
damit, okay? Hindi ako magbebenta ng damit na hindi ako naniniwalang hindi maganda. Na hindi mismo ako nagsusuot. Ganon ako. Kasi isip ko, pag hindi nabenta tong mga damit to, o hindi nabenta tong lipstick na to, or makeup na to, or tong pabango to, ako ang gagamit. Kasi naniniwala ako sa product na yon. Ganon ako magbenta. Ngayon, ibinibenta ko ngayon sa inyo, si Jesus. Kasi subuk ko na si Jesus. Subuk ko na si Almighty Father. Subuk ko na ang Holy Spirit. Kaya, inilalapit ko sila sa inyo. Ibinibenta ko sila, pero wala silang bayad. Sila pa ang magbibless sa inyo. Si Almighty Father pa magbibless sa inyo sa pagtitiwala niyo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi naghihingi ng kapalit si Almighty Father ng pera. Hindi. Si Jesus naghihingi ng pera. Hindi. Hindi lang hinihingi. Hindi na kailangan ng pera. Holy Spirit, kailan ng pera? Hindi, kailangan ipag-pray natin. Bigyan natin ng gano'n si pastor. Bigyan natin ng gano'n yung leader natin. Kasi, hindi kailangan ng pera ni Jesus. Ang nangangailangan yung tao, mag-donate ka, gano'n. Pero yung tithes, no? Saka natin pag-usapan yun, ha? Kasi matatapos na tayo. Mag-iisang oras na rin tayo. Hindi ko pa na-open ang Romans chapter 9. Kasi nga, gusto kong ma-explain sa inyo na inilalapit ko sa inyo si Jesus Christ. Siya ang inilalapit ko sa inyo. Si Almighty Father. Kilalanin natin sila. Makikilala ninyo sila. Magbabasa tayo ng Bible. Or kung nahihirapan kayo magbasa, okay, mag-audio Bible kayo. Old Testament, audio Bible, New Testament, mag-audio Bible kayo. I-download nyo sa cellphone ninyo. Alam ko sa cellphone ninyo marami kayong apps. So, mga dating apps, meron kayo. Online game apps. Pang-edit ng mga picture na apps, na TikTok app, ganon. Ang dami kayong app. Bible. May matututunan tayo, makikilala natin si Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father, alam mo ba? Alam niyo ba? Napakabait. Kung babasahin mo Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Numbers, no? And so on and so forth. Mahaba kasi yung maraming mga book ang Old Testament. Makikilala mo si Almighty Father. Yung mga tao sa Old Testament, matitigas ang ulo. Pero napaka-patient ni Almighty Father. Saan ka makakakita ng ganong klaseng Diyos na napaka-patient, napaka-loving, lahat ibinigay na. Spoon feeding na nga eh. Ito lang no, kaninang tanghali lang, nung pinapakinggan ko yung mga Israelites na lalabas na, nakalabas na sila, nasa desert na sila, hindi pa sila nakakapasok dun sa promised land. Ang daming reklamo ng mga tao. Bakit mo kami pinalis dun sa Egypt? Isang buhay namin sa Egypt pa. Ganon, nagreklamo yung mga tao. Ang dami na ipagkain dun, hindi kami nagugutom dito. Nandito kami sa desert, nagugutom kami. Hindi pa sila magpasalamat kay Almighty Father dahil tinanggal sila sa Egypt para hindi sila maging slave. Ang dami nilang reklamo. Lahat, pagkain, gusto nila, binigay ni Almighty Father. Gusto nila ng meat, binigay din. Lahat, water, nauhaw sila, lahat ibibigay. Sumunod lang kay Almighty Father, hindi pa magawa ng mga tao. Napakabait ni Almighty Father. Iniintindi niya yung mga tao. Samantalang tayo, hindi natin siya iniintindi. Hindi natin iniintindi yung feeling niya, no? Kasi may feelings si Almighty Father. May feelings si Almighty Father. Pero sinasantabi niya yung feelings niya para sa atin. Para ma-save tayo. Sino ba tayo? Para
bigyan ng pagpapahalaga ni Almighty Father. Na bakit pati anak niya, si Jesus Christ, ibinigay sa atin, sino ba tayo? Ikaw, kinakausap kita, sino ka ba para ibigay ni Jesus Christ ang buhay niya sa'yo? Ano ba ang pagkatao mo? Bakit ka bigyan, dapat bigyan ng pagpapahalaga? Pero ganun ang ginawa ni Jesus Christ sa atin. Sino ba ako? Na ganun nakita niya, nakikipag-away ako. Sino ba ako? Bakit kailangan akong mahalin ni Almighty Father? Ganun ako. Klase ng tao. Nakakahiya. Pero napaka-patient niya sa atin. Kung tayo, no, bilang isang tao, may makita tayong ganung tao, ay, naku, pag-chichismisa na yan, ano tayo, galit-galit na yan, forever ng ano yan, warla, forever ng block yan. Kay Almighty Father, hindi. Iniintay niya tayo. Hanggang ngayon, nag-iintay siya, at tagal na niya nag-aantay sa atin. Simula pagkabata, nakabantay na siya sa atin. Alam niya yung mga magiging pagkakamali natin. Alam niya ba yun? Hindi pa rin ginagawa. Alam na ni Almighty Father yung magiging pagkakamali natin. Pero alam niya, nag-aantay siya. Napaka-big ng heart ni Almighty Father. Nakikipagkaibigan siya sa atin. Sino ba tayo para makipagkaibigan sa atin? Sino ba tayo para dalhin niya sa langit? Yung ibang mga ano no, yung sa ibang mga may mga kasi kay Almighty Father, hindi naman religion ang gusto ni Almighty Father kasi family tayo yun ni Almighty Father. Yung ibang mga religion, yung mga tinatawag din ng Diyos, ano ang mga Diyos nila? Yung mga tinatawag din ng Diyos. Di ba nakakatakot yung mga Diyos nila? Ha? Nakita niyo ba yung Diyos na ano bang ayoko nang magbanggit ng ibang mga religion na yung kung anong klaseng Diyos nila. Nakakatakot yung mga Diyos nila. Ganun ba ang gusto nila ng Diyos? Yung nakakatakot? O yung gusto yung Diyos, yung si Almighty Father na mapagmahal? Nakita niyo na ba yung itsura ng mga Diyos na ibang mga reliyon? Ganun ba ang Diyos na gusto ninyo? Buksan natin yung puso natin at isipan natin. Pero ang mabubuksan lang na puso at isipan, alam niyo kasi na. Yung mga taong pinili ni Almighty Father na kanya. Isa ka ba sa kanya? Isa ka ba sa magiging kay Almighty Father? Isa ka ba? Kasi ako gusto ko kay Almighty Father. Gusto ko kay Jesus. Kayo ba? Hindi ako nagdadrama dito. Hindi ako gusto umarte, no? Hindi. Dahil wala akong makukuha dito, hindi ko nakamonetize tong YouTube na to. Inalagay ko lang to sa YouTube para may taong kailangan makakita nito. Na kahit hindi kayo, may ibang mga tao na alam ko may makakakita nito na pinili ni Almighty Father na makikita tong video na to. Nagtitiwala ako kay Almighty Father. Hindi ko gusto magpa-famous. Lumapit tayo kay Almighty Father. Hindi nakakatakot siya. Hindi nakakatakot yung itsura niya gaya ng iba. Mapagmahal siya. Siguro, sobrang mapagmahal niya kaya niya binabaliwala si Jesus tsaka si Almighty Father dahil mapagmahal. Ganun ba yun? Kaya niya binabaliwala siya?
So ang talo doon sa ibang mga nakikita niyong sa ibang religion, natatakot kayo, no? Hindi niyo binabaliwala, takot kasi kayo. Pero pag kay Jesus at saka kay Mati Pato, binabaliwala niya, parang wala lang. Hindi niya respeto. Sa last days, magkakaalaman kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. At kung isa ka sa pinili ni Almighty Father, mabubuksan ang isipin mo, mabubuksan ang puso mo. At magbasa tayo ng Bible para makilala natin siya ng lubusan. Dahil pag may tao kang mahal, anong ginagawa mo? Ha? Pag may mahal ka na tao, anong ginagawa? Okay, gusto kong makilala to ah. Gusto ko baka, ano kaya ang pangalan niya? Ganon. Saan kaya nakatira yun? Ano kaya ang pagkataon nun? Kasi parang gusto ko siya eh, di ba? Ganon kayo? Ganon tayo? Ha? Pag may, okay, kaya no, nung may crush kayo, crush ko yun eh. Saan kaya nakatira yun? Ano yun? Mabait kaya talaga yun? Gusto ko siyang kilalanin eh. Saan mo nakatira yun? Ano bang mga pinagkakabisihan nun? Ngayon kay Almighty Father, ganun din tayo. Gusto ko kay Almighty Father eh. Paano ko makikilala si Almighty Father? Magbabasa tayo ng Bible, ha? Magbabasa tayo ng Bible. At dapat malaman ninyo na ang buhay natin dito sa lupa, hindi to forever. Tatanda tayo at mamamatay tayo. At kung kay Jesus tayo at kay Almighty Father, mabubuhay ulit tayo. At hindi tayo tatanda sa langit. Isik natin yung katotohanan. Kung isa ka sa mga pinili, masisik mo, mahahanap mo yung katotohanan. Mahahanap mo yung totoong kayamanan. Mahahanap mo yung tamang investment. Ang tamang investment, kay Almighty Father. Invest natin ang buhay natin sa Kanya. Guaranteed yun. 100%. Lagpas pa kung meron pa lagpas ang 100%. Guaranteed na hindi tayo iiwan ni Almighty Father. Guaranteed na magiging kasama natin siya. Guaranteed na mamahalin niya tayo. Dahil lahat tayo naghahanap ng pagmamahal, di ba? Acceptance, love, ganon. Lahat tayo naghahanap nun eh, ng validation. Lahat tayo. Kaya lahat bigyan ng Almighty Father yun. Yung peace, kaya lahat bigyan yun. Baliwala sa Kanya yun. Lahat yun. Kasi siya pinakapangyarihan, makapangyarihan sa lahat. Lord of Lords and King of Kings. Pagtiwalaan natin si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Hindi na natin nabuksan yung chapter 9. plano ko talaga is buksan yung chapter 9, pero hindi na natin nabuksan yung chapter 9. Next time na lang ng Romans. Dahil gusto ni Almighty Father, idire-diretso ko yung salita. Na pagtiwalaan natin siya. Kasi, siya ang sinusunod ko. Kung anong gusto niyang ipasabi, siya ang sinusunod ko. Hindi ako pwedeng mag-decide ito ang gusto kong sabihin. Hindi. Kahit nga may mga script ako, kahit may script ako, hindi ko kaya, hindi ko pwedeng sabihin kung hindi niya gustong sabihin. Kung ayaw ni Almighty Father, kung ayaw ng tatay kong ipasabi, hindi ko naman sabihin. Ang pinapasabi niya, magtiwala tayo sa Kanya, ibigay natin ang buhay sa Kanya, i-invest natin ang buhay natin sa Kanya. Tingnan natin yung costing, kaya ba natin? Yung cost? Ha? Di ba pagpapagawa tayo ng bahay, di ba inulad ko, magkano ba ang kahoy, pako, ganon. Eh kayo ba, kaya ba ninyo?
alam niyo ba yung pag-ibig sabihin ng costing? Yung costing. Costing ng buhay mo. Kaya ba lahat ng buhay mo ibigay mo? Puso, isipan. Yun yung gano'n ng costing na sinasabi. Kasi, kung hindi mo kaya, yung costing, no, mapapahiya ka lang sa mga tao. Kasi ang gusto ni Almighty Father, pang matagaan to, pang forever ang pagsunod natin sa Kanya. At ang pagtulong sa tao, yun ang gusto niya. Gagayahin natin si Jesus Christ. Yung pagtulong sa tao, hindi naman monetary lang yun eh. Kaya mong tumulong sa tao, kahit kausapin mo lang, kaya mong tumulong sa tao. Dahil maraming tao ngayon, ang nangangailangan kay Almighty Father, nalulungkot. Dahil hindi lang naman ang material things ang makakapagpasaya sa tao. Isa yun sa costing. Kasama yun. Kaya ba? Madidisappoint kayo kasi magkakasala rin kayo. Alam ko, no? Gaya ka, nagkakasala rin ako. Pero tatayo lang din tayo. Hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. At hingi tayo ng tawad wholeheartedly. Papatawarin niya tayo. Di ba nga kung si Moses nga nagkasala rin sa kanya? Sino pa bang nagkasala? Marami mga sa Bible nagkasala. Si Peter nga, di ba? Nirebuke ni Paul, nagkasala rin si Peter. Pero hingi tayo ng tawad wholeheartedly. At ipapractice natin yung bigay sa atin ng Holy Spirit na self-control. Magiging loving tayo, lover of peace. Hindi makikipag-debate, pagalingan. Hindi ganun si Almighty Father. Ayon ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ng ganun pagalingan. Dahil gusto ni Almighty Father, humble tayo. Nagpapasakop tayo sa Kanya. Kaya ba ninyo, isa-isa costing, magpapasakop kay Almighty Father, magiging humble tayo. Kahit alipustayin tayo ng tao, kahit hindi tayo paniwalaan, kahit i-persecute tayo ng tao, kahit sabi ng tao sa atin, nababaliw na yan, si Iska, kung ano nang pinagsasabi. Kaya ba natin, isa sa mga costing yun. Makakaya natin lahat ng yun sa pamamagitan ni Holy Spirit, Jesus Christ, at kanyang Almighty Father. At thank you sa pakikiniga. Maraming salamat. God bless us all. Iingatan niya tayo. Magtiwala tayo kay Almighty Father. Yung will natin, ibigay natin sa Kanya. Magtiwala tayo. Faith natin, okay? Magkaroon tayo faith kay Almighty Father. Kasi faithful siya sa atin. Hindi tayo maliligtas kung walang faith. Okay? Kasi kung wala kang faith, hindi ka maliligtas. Kasi kung may faith ka, magtitiwala ka kay Almighty Father. Kaya mong i-surrender lahat. To give it all to Him. Na kahit ayawan ka ng mga mahal mo sa buhay, susunod ka kay Jesus Christ. Kaya ba? Hindi lahat kayang tanggapin yung sinasabi ko, no? Hindi lahat kaya. Alam ko. Pero titiwala ako kay Almighty Father. Kung sino man na makakapanood nito sa ngayon or in the future, kung hanggang kailan ng YouTube, kung hanggang kailan ay allow ni Almighty Father to, kasi hindi naman matatanggal ang, hindi tatanggalin ni Almighty Father ang mga post ko kung gusto niya, kung ayaw niya, tatanggalin na niya.
Kasi ibinibigay ko lahat sa kanya to. Mahal na mahal kayo ni Almighty Father, Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Kaya, yan ang pinapasabi sa inyo. Nakilalanin natin siya. Surrender natin ang buhay natin sa kanya. God loves us all very much. Simula pa noong una, nung create niya tayo, mga ninuno natin, hindi pa tayo pinapanganak, mahal niya na tayo. Dahil alam niyang lalabas tayo. Dahil na-foresee na niya, nakikita na niya, nalalabas tayo, mahal niya tayo. At din sa may mga bata pa na, mga, na ipapanganak, no? Mahal niya rin yun. Dahil may mga bata rin na lalaki na magiging followers din niya. Inaantay pa rin niya yung, kaya hindi pa dumarating si Jesus Christ. Yung second coming ni Jesus Christ, inaantay pa. Yung mga ipapanganak pa, yung mga taong tatalikod sa kasamaan at magiging magtitiwala kay Almighty Father. May mga tao pa, inaantay pa. Pero sana mag-decide tayo agad-agad, no? Para dumating na si Jesus Christ. Para hindi na mahirapan ang mga tao. Kasi pag dumating na si Jesus Christ, hindi na mahihirapan ang mga tao. Kasi pag pinatagal pa ng pinatagal, sabi sa Bible, baka walang masave kasi sa sobrang hirap ng buhay ng tao, magiging mas mahirap pa. Sa ngayon, yung i-compare ngayon sa future, mas magiging mahirap pa yung buhay ng tao in the future. Kaya, paikli ni Almighty Father ang time na yon para may mga masave na tao. Kasi pag pinatagal pa, baka wala nang masave. Baka wala na makapunta ng langit na mag-rule sa, na kasama ni Jesus Christ. Kaya pinapaigli na lang ni Jesus, ni Almighty Father, para may masave sa atin, makasama sa langit. Yun ang master plan, yun ang purpose natin. To be with Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit in heaven. This is our training ground. Testing center. Testing site. Iingatan tayo natin yung Almighty Father. At ang will niya lagi ang masusunod. Hindi ang will natin. Thank you. God loves us all.